Mr. Morales offered me a business proposal. Nais niyang magpatayo ng paggawaan ng tsokolate sa bakanting lote sa asyenda. Sa paglipas ng mga buwan, pakiramdam ko ay magkasing edad na rin kami ni Manuel. Mas lalo siyang naging bukas sa pagkukwento sa akin ng tungkol sa negosyo na parabang alam na alam ko ang kanyang mga sinasabi at isa rin akong negosyanteng katulad niya. Tinanggap mo ba? Natutuwa akong kahit nasa first year college pa lang ako, ay marami na akong natututunan na actual na pagpapatakbo ng isang negosyo. No, my priority now is to expand the cacao plantation. Mr. Morales pledged to cover 50% of the construction cost. Mas gugustuhin ko pang bumili ng mga lupain upang pagtaniman kaysa ipagawa ang pabrika. Bukod dito, kakailanganin ng maraming kakao para sa paggawa ng tsokolate, which means magbabawas ng kliyente upang sumapat ang supply ng kakao. We need to let go of loyal investors para sa isang pabrika na wala namang kasiguraduhan. Sa tuwing nagkakasama kami ni Manuel, ay hindi maaaring hindi namin pag-usapan ang Hacienda Miraflor. Nahalata akong labis niya itong pinapahalagahan, katulad ng pagpapahalaga niya sa kanyang mga trabahador at empleyado. Hindi ba ay kaya mo naman magpatayo ng kahit isang maliit na pabrika? Pero kung hahatian ka ni Mr. Morales sa gastusin, gamitin mo na lamang ang kalahati ng pera mo para sa pagbili ng mga lupain. Sa ganung paraan, hindi ka mawawala ng kliyente. Sa tingin ko nga ay madadagdagan pa ang kikitain ng asyenda. Dati-rati ay natatakot akong magbigay ng opinyon kay Manuel, lalo na kung taliwas ito sa kanyang ideya. Ngunit ngayon ay hindi na. Dahil imbis na magalit, ay natutuwa pa siyang mayroon daw akong natututunan mula sa kanya. Pakiramdam ko nga ay parang bumabaliktad ang sitwasyon. Sa simula ay ako ang maingat sa aking mga kilos at pananalita tuwing kasama ko siya sa takot na baka hindi niya ipagamot si nanay. Pero ngayon ay tila siya ang ingat na ingat sa akin. Para bang ako na ngayon ang may hawak sa kanyang leeg na isang maling galaw niya lamang ay kayang-kaya kong makipaghiwalay sa kanya. Bagay na hindi ko gagawin para kay nanay. I can't. Gusto kong panatilihin ang asyenda sa kung paano ito iniwan ni Papa sa akin. Saglit siyang tumingin sa akin bago nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi gaanong makwento si Manuel tungkol sa kanyang pamilya. Kung mayroon man ako nalalaman, ay mula yun sa kanyang mga katulong. Ayon sa mga to ay ulila ng lubos si Manuel. Noonang namatay ang ina nito nung bata pa lamang siya. Ang kanyang ama naman ay iniwan siya 6 na taon na ang nakakaraan. Habang binabagtas namin ang daan patungo sa asyenda, ay biglang itinabi ni Manuel ang sasakyan. Tiningnan ko siya subalit napako ang kanyang mata sa aming unahan. Sinundan ko ang kanyang tingin at nakita ang 4 na mga estudyante na pinalibutan ng isang pamilyar na lalaking nakaupo sa daan. Mukha itong hinang-hina at walang buhay. Napatingin ako kay Manuel nang marinig ang galit niyang tinig. Magtatanong sana ako kung kilala niya ang mga kalalakihan, subalit hindi na ako nakapagsalita nang makitang hinugot niya mula sa ilalim ng upuan ang isang baril. Pabilis siyang lumabas ng kotse habang ako naman ay naiwang tulala sa loob. Paano mayroon siyang baril? Totoo ba yun? O laruan? Walang bahay at napapalibutan ng mataas na puno ang gilid ng daan. Walang dumara ang kotse sa lugar na to dahil shortcut ito patungo sa asyenda, kaya kung babarilin ni Manuel ang mga estudyante ay walang makakakita bukod sa akin. Lumunok ako at pilit na pinapakalma ang sarili. Kung mayroon siyang hawak na baril, ibig sabihin ay kaya niyang pumatay. Nilapitan niya ang 4 na lalaking nakapalibot sa isang lalaking nakahandusay na ngayon sa daan. Halos kaedad ko lamang siya. Tinutukan niya ng baril ang 4 at katulad ko ay bumakas sa kanilang mga mukha ang takot. Galit na galit si Manuel habang nagsasalita. Hindi ko ito marinig dahil nanghihina rin akong buksan ang pinto ng kotse at lumabas. Kumaripas ng takbo ang 4 na estudyante at iniwan ang lalaking nakahandusay. Puno ng pasa ang mukha nito at marami na ang suot na uniforme. Ibinulsa ni Manuel ang baril at sa aking pagkabigla ay inakay niya ang lalaki papasok sa passenger seat. Tahimik na nagmaneho si Manuel. Pinagbastan ko ang lalaki na nasa likod. Nakapikit ang kanyang mga mata habang wala sa ayos na nakasuot ang kanyang bilugang reading glass. Napakunot ang aking noo sa pag-iisip kung saan ko siya nakita. Hanggang sa maalala ko ang huling araw ko sa club kung saan mukha niya ang nabungaran ko pagmulat ng aking mga mata mula sa pagtulog habang hinihintay ko noon si Mama Rosa. Siya ba yun? Yung lalaking pinag-isipan kong ninanakawan ako ng halik? Mukhang imposible nga naman na halik ang bagay na dumampinon sa aking mga labi dahil sa itsura ng lalaking ito ngayon ay tila matatakot siya manghalik ng babaeng hindi niya kilala. Yes, napatigil ako sa pag-iisip ng magsalita si Manuel. Kanina ko pa pala pinagmamasdan ang lalaking nasa likod. Kawawa naman siya. Kilala mo ba siya? Umayos ng upo si Manuel at ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho.
Humigpit ang kanyang paghawak sa manibela ng sasakyan at lumipas pa ang ilang sandali bago siya sumagot. "Hindi, hindi ko siya kilala." Tumango na lamang ako dahil nararamdaman kong hindi pa rin maganda ang mood ni Manuel. Simula kaninang tinulungan niya ang lalaki. Nasa tapat kami ng emergency area ng ospital. Mabilis na kumilos ang mga nurses na naroon at inilipat sa isang stretcher ang lalaki. Akala ko'y bababa kami ni Manuel pero matapos lamang maipasok sa loob ang lalaki ay umalis na kami. "Arthur, call her. Nasa ospital ang anak niya. Also, pay his hospital bills." Isang mabilis na tawag ang ginawa niya habang tinatahak namin muli ang daan patungo sa syenda. Ang lalaki ba kaninang tinutukoy niya? Akala ko ba hindi niya to kilala? Inalis ko ang mga titig sa kanya at sa halip ay binaling ito sa daan. Wala naman akong pakialam kung kilala niya yon o hindi. Makakaawalan talaga yung lalaki. Mukha pa naman siyang mabait. Pero bakit kailangan siyang bugbugin? Mabuti na lamang, tinulungan siya ni Manuel dahil kung hindi ay baka mas matindi pa ang sinapit niya. Kahit pa ikinukulong ako ni Manuel sa relasyong hindi ko gusto, ay natutuwa pa din akong makita ang kabutihan na meron siya. "Happy 18th birthday, my baby." Malambing na bulong sa akin ni Manuel nang siya na ang huling magsasayaw sa akin sa gabing ito. Sa kabila ng pagtutol ko para sa engranding selebrasyon sa aking debut ay sinorpresa pa rin ako ni Manuel at ng kanyang mga empleyado at tauhan. Alam kong kumpirmasyon na rin ito na meron kaming relasyon kaya't hindi maaalis sa aking isipan na bigyan ng kahulugan ang kanilang mga tingin. Tila ba sa gabing ito ay si Manuel lamang ang bukod-tanging tunay na masaya. Ngumingiti man ako habang isinasayaw niya sa saliw ng romantikong awitin ay puno naman ng pag-aalangan ng aking puso ngayon sapagkat narito ang aking ina. Kaninang umaga ay nauna na kaming dalawa na mag-celebrate ng aking kaarawan. Ipinagluto niya ako ng paborito kong pagkain kahit pamahina na ang kanyang pakiramdam. Hindi maganda ang reaksyon ng katawan ng aking ina sa chemotherapy kung kaya't napilitan kaming itigil ito. Dahilan upang tuluyan na siyang manghina at lamunin ng kanser ng kanyang katawan. Alam kong katulad ng mga taong narito, ay sigurado na din ang aking ina na mayroon akong relasyon kay Manuel na higit ang agwat ng edad sa akin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang reaksyon, subalit sa tuwing dadako ang aking mga tingin sa kanya, ay isang matamis na ngiti ang binibigay niya. Para bang sinasabi niyang mag-enjoy ako sa gabing ito? Matapos lamang ang pagbibigay ng mensahe, ay nagpahatid na ang aking ina sa isa sa mga kwarto dito sa asyenda kung saan ginaganap ang aking kaarawan. Mas mabilis siya mapagod ngayon kaya kinailangan na din namin na kumuha ng caretaker niya na si Manuel din ang nagbabayad. "I have another gift for you. It's in my room." Hindi ko sigurado kung mali ba ang pagkakarinig ko o sensual lang talaga ang paraan ng pagbulong ni Manuel sa akin. Wala na ang mga bisita nang hilahin niya ako patungo sa kanyang kwarto. Hindi ko magawang magpumiglas dahil simula nang makita kong mayroon siyang hawak na baril ay natakot na akong kumontra sa kanya. Pagkapasok sa loob ng kwarto ay bumungad sa akin ang nagkalat ng petals ng rosa sa sahig at sa kama. Mayroong isang malaking hugis puso sa gitna ng kama. Iginiya ako ni Manuel palapit doon. Bumigat ang aking mga paa at nahirapan akong ihakbang itong muli nang makita ang isang maliit na box doon. Maging ang aking pakiramdam ay tuluyan na rin bumigat. Tiningnan ko si Manuel nang nakangiti niya itong kinuha. Masayang masaya siya at nakakatakot ang sayang nakikita ko sa kanya. Walang pasabi niyang binuksan ang box paharap sa akin. Tila nawala ang mabigat na bagay na dumagan sa aking dibdib nang makitang hindi singsing ang laman ng box bagkus ay isang susi. Nagtataka ko siyang tiningnan. Mahina siyang tumawa bago inalis ang susi sa maliit na lalagyan. "I know I can't marry you yet dahil nag-aaral ka pa. So I think ito munang mariregalo ko sa'yo." Iniabot niya ang susi sa akin, pero tiningnan ko lamang to. "Para saan yan?" Imbes na sumagot ay hinila niya ako palabas ng kwarto. Hirap na hirap ako bumaba ng hagdan dahil suot ko pa din ang aking debut dress, pero nagawa niya akong dalhin sa harap ng bahay kung nasaan ang isang bagong edisyon ng kotse. Kulay maroon ito at mayroon pang isang malaking ribbon sa unahan. Nilapitan niya ito at sinabing, "This is for you, Alexa." Napaawang ang aking mga labi. Kung ganun, ay ito palang dahilan kung bakit niya ako pinilit na mag-enroll sa isang driving school. Pangarap kong magkaroon ng sariling sasakyan, pero nais kong mula ito sa aking sariling bulsa at hindi regalo mula kanino man, lalo na kay Manuel. "Do you wanna try it?" Hindi. Yun dapat ang sagot ko. Ngunit natagpuan ko na lamang ang aking sarili sa loob ng kotse
at pilit na nilalabanan ang kakaibang reaksyon ng aking katawan mula sa mapupusok na halik at haplos ni Manuel. Happy anniversary! Masuyo niyang bulong bago ipinahiga ang aking upuan at lumipat sa aking ibabaw. Oo nga pala, isang taon na kaming dalawa. Siguro'y wala na nga talaga akong takas sa relasyong ito. Na kahit tumanggi ako ngayon sa gusto niya ay makukuha niya rin naman ito. Pag-aari niya na ako dahil ipinagbili ko na ang sarili ko sa kanya. Muli niyang hinalikan ang aking mga labi sa sabik na paraan. Unti-unti niyang hinihila pababa ang zipper sa tagiliran ng aking gown. Labis-labis naman ang pagdadasal kong masira ito upang hindi niya ako tuluyang mahubaran. Hanggang sa tila narinig ako ng langit. Isang magkakasunod na katok mula sa bintana ng kotse ang nagpatigil kay Manuel sa ginagawa. Sa labas ay naroon ang mayordoma ng mansyon. Tinted ang kotse kung kaya't hindi niya nakikita ngayon ang itsura namin. Bakas ko ang pagkadismaya sa mukha ni Manuel nang umalis siya sa ibabaw ko. Inayos ko ang aking damit at upuan habang pinagmamasdan na magkagulo ang mga katiwala sa labas. Ang mayordoma naman ay sunod-sunod na ang pagkatok sa salamin na tila ba naiinip ng pagbuksan kami. Padabog na ibinaba ni Manuel ang bintana sa aking tabi. Alexa, ang nanay mo! Hindi ko na pinatapos pa siyang magsalita. Kaagad kong binuksan ang pintuan ng sasakyan at lumabas. Kung kanina ay hirap na hirap akong maglakad sa suot kong gown, ngayon ay tila normal na damit lamang ang aking suot at mablis kong naakyat ang hagdanan patungo sa kwarto kung nasan ang aking ina. Wala itong malay habang binibigyan ng paunang lunas ng kanyang caretaker. Hinawakan ko ang kanyang nanlalamig na mga kamay. Nay! Nay! Dumilat po kayo! Malakas ang pagtangis ko upang magising siya. Bumuka ng kaunti ang kanyang mata. Inilapit ko ang aking tenga sa kanyang bibig upang pakinggan ang nais niyang sabihin. Mahal kita. Malaya ka ng magmahal ang taong tunay mong gusto. Hirap na hirap siyang bigkasin ang mga salitang yun. Isang ngiti ang iniwan niya sa akin bago unti-unting nagsara ang kanyang mga mata. Nay! Nanay ko! Please, lumaban ka po! Hindi ko kayang mag-isa! Humilig ako sa kanyang dibdib at mahigpit ko siyang niyakap. Damang-dama ko ang unti-unting pagbagal ng tibok ng kanyang puso hanggang sa tuluyan na itong mawala. Bumalik ang aking ama sa araw ng burol ng aking ina. Tinanggap ko siya pagkatapos niyang humingi ng tawad sa aming dalawa. Alam kong ito rin ang nais ni nanay na magkaroon ako ng makakasama ngayong wala na siya. Labis na kalungkutan ang dumalaw sa akin pagkatapos ng libing. Pumapasok pa rin ako sa klase dahil gusto ng aking ina na makapagtapos ako. Nalaman kong ang pera pala na ibinigay ko sa kanya ay tinago niya at inipon. Plano kong gamitin yun para sa maliit na negosyo. Kailangan ko nang kumawala kay Manuel. Wala nang saysay ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Wala na ang aking ina. Thanks God, nagpakita ka na rin sa akin. I've been calling you pero hindi mo sinasagot. Ang sabi ng tatay mo ay nagkukulong ka raw sa kwarto. Why is he even there? Hindi mo na dapat siya tinanggap. Pinuntahan ko siya sa asyenda upang sana'y makipag-usap, pero dinala niya ako sa paborito niyang restaurant. Tiniklop ko ang aking kamao upang kontrolin ang pagkainis na aking nararamdaman sa huli niyang sinabi. Sanay na akong pinapakailaman niya ang personal na buhay, subalit hindi ngayon. Simula nang mawala si nanay ay nawala na rin ako ng pakialam kung magagalit ba sa akin si Manuel sa mga araw na hindi ako nagpapakita o nakikipag-usap sa kanya. Kaya siguro hindi ko na rin kayang hayaan na may masabi siyang hindi maganda tungkol sa aking ama na natitirang pamilya ko ngayon. Nagbago na siya. Gusto ko pa din magtimpi dahil malaki pa rin ang naitulong niya sa amin ni nanay. Sa akin ka na tumira sa asyenda. Let's live in. Doon na din man tayo patungo. Maotoridad niyang sabi. Umiling ako. Wala nang dahilan para magtiis ako sa piling niya. Sa loob ng higit na isang taon ay halos siya na ang nagkontrol sa buhay ko. Lahat yun ay tiniis ko para sa pagpapagamot ni nanay. Nangunot ang kanyang noo, kasabay ng pagngisi. Ani mo'y isang biro na hindi ko siya susundin ngayon. Simula ngayong gabi sa asyenda ka natutuloy. If you're afraid about your father, huwag ka na mag-alala. I'll give him a business, a car, money, and everything he needs. Basta sa akin ka na. Paulit-ulit kong sinasabi na mabait si Manuel at maalaga. Pero nararamdaman kong ikinukulong niya ako. Wala akong karapatan na magdesisyon para sa sarili ko hanggang hindi dumaraan sa kanya at wala nang rason para hayaan ko yun. Gusto mo ba talaga ako? No, I love you. Kaya nga gusto na kitang makasama. Hinuli niya ang kamay ko subalit bago niya pa man ito madala sa kanyang mga labi ay purisahan ko itong binawi.
Talaga? Bakit pakiramdam ko parang binibili mo na ako kay tatay? Hindi ganyan ang pagmamahal, Manuel. Tumawa siya ng nakakaloko. What do you know about love? Bata ka pa, pero hindi magtatagal ay mauunawaan mong ganito ang pagmamahal, Alexa. This is the definition of love. Pagmamahal bang matatawag ang ginagawa mo sa akin? Hindi mo ko binibigyan ng pagkakataon para magdesisyon para sa sarili ko. It's the best for you! Tumayo siya at naglakad palabas. Alam kong galit na siya dahil ito ang unang pakikipagtalo ko sa kanya. Sinundan ko siya hanggang sa kotse. Gusto ko nang tapusin kung ano man ang mayroong kami. Bukod sa hindi ko siya tunay na mahal at nakukonsensya na rin akong gamitin ang perang mula sa kanya. Manuel, ayoko na! Ano bang problema mo? Nang gagalaiti niyang tanong, kasabay ng paghampas sa kanyang manibela. Sinubukan kong mahalin ka pero hindi talaga yun ang tinitibok ng puso ko. I'm sorry pero tapusin na natin to. Hindi ko alam ang tamang mga salita upang sabihin yun. Dahil sa kahit anong paraan ay alam kong masasaktan ko siya. Umiling siya. What do you want? A car? A house? Gusto mo bang maglibot sa buong bansa? Pinagmasdan ko siyang mataranta nang umiling ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may kung anong tinipa doon. Hanggang sa tumunog naman ang sakin. Naglipat siya ng malaking halaga ng pera sa aking bank account. Manuel! Hindi ko kailangan ng pera mo! Nakakalungkot na iniisip niyang mayroon akong katumbas na halaga ng pera. Then what? I can give you everything, Alexa. Lahat! Just stay with me! Hinuli niya ang aking kamay subalit hinila ko ito pabalik. Ayoko na, Manuel! Malaki na naitulong mo sa amin ni nanay pero wala na siya. Ayokong patuloy na lukuhin ka, kapalit ng pera at mga luhong binibigay mo sa akin. Hindi mo ako deserve, Manuel. Mayroong babaeng magmamahal sa'yo ng tunay at lubos at hindi ako yun. Unti-unting namula ang kanyang mga mata. Tila gusto nitong lumuha, pero pinipigilan niya. Alam kong nasasaktan siya, pero ito ang nararapat. No! Kapag sinabi kong sa'kin ka, akin ka! Hindi ko maunawaan ang emosyon na namumutawi sa kanyang isipan. Ngayon na may galit siya. Mahigpit niyang hinawakan ng manibela at inistart ang makina ng kotse. I'm sorry, Manuel. Akmang bababa na ako nang ilak niya ang pinto sa aking tabi upang hindi ko ito mabuksan. Binalot ako ng kaba nang makita ang litid ng ugat sa kanyang mga kamao at matalim niyang mga titig sa akin. Walang pasabi niyang pinaharurot ang kotse. Manuel! Isinuot ko ang aking seatbelt at mahigpit na humawak sa gilid ng aking upuan. Mabilis ang pagmamaneho niya na parabang dun niya ibinubuhos ang galit na nararamdaman para sa akin. You know how much I love you. Akin ka, Alexa. You're mine. Please, huwag mo kong iwan. Pumiyok siya, hudyat ng pagtulo ng kanyang luha. Gusto kong maawa sa kanya, subalit nananaig ang takot ko sa paraan ng kanyang pagmamaneho ngayon. Itabi mo na sa sakyan. Parang awa mo na. Hindi ko namalayan na maging ako pala ay humihikbi na rin. Nagbago muli ang ekspresyon ng kanyang muka. Tila ito nahimasmasan nang makita ang takot sa aking mga mata. Bumagal ang kanyang pagmamaneho. I'm sorry, mahina niyang sabi. Kinuha niya ang kamay kong mahigpit pa rin na nakakapit sa gilid ng upuan. Hinagkan niya to. Pilit akong pinapakalma. Mabagal niyang itinabi ang sasakyan habang ginagawa yun. Subalit bago pa man kami makarating sa gilid ng daan, ay isang malakas na kalabog mula sa likuran ng sasakyan ang huli kong narinig. Pagkatapos, ay dumilim na ang aking paningin.